Ave Maria Purissima. Apostolic Catholic Church, saan mang panig ng mundo, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang maringal na pagdiriwang sa sentenaryo ng kapanganakan ni Santa Maria Virginia ay buong pagmamalaki nating itinatanghal ngayong araw bilang pagdakila sa ating mahal na ingkong na sa kanya ay nagtangi at sumilang ang sambayan ng buhay para sa misyon ng Espiritu Santo. Sa araw na ito, ay buong galak nating isigaw ang luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat tanging sa ating Apostolic Catholic Church lamang niya ipinagkaloob ang isang Santa Maria Virginia upang siya ay maging muog ng bawat tapat na hinirang sa buong mundo ng mahal na ingkong. Si Santa Maria Virginia ang pinakatapat na lingkod at kasapi ng Apostolic Catholic Church hanggang sa kanyang huling sandali ng buhay mula sa Santo Olio sa ospital at huling misa sa kanyang huling hantungan. Hindi niya nilisan ang simbahang tatag ng mahal na ingkong. Sa ating Apostolic Catholic Church, siya na nagtiwala at nagpaampon para sa mga biyayang banal. Siya ang pintakasi ng lahat ng tinatakan, takbuhan ng mga nanghihina, sandalan ng mga nabubuwal, liwanag ng mga nawawala ng pag-asa at kasiyahan ng loob ng mga nalulumbay. Sa ating misa pasasalamat, ang lahat ay inaasahan ng simbahang tatag ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, na anuman ang ating kalalagayan, saan man tayo naroroon, na maging buhay tayong sentenaryo sa kasaysayan na misyong ipinagkaloob sa ating Apostolic Catholic Church. Salamat, aming mahal na ingkong, sa pagbibigay mo sa amin ng isang Santa Maria Virginia na sa kanyang pag-ibig sa iyo, wala siyang itinuro sa amin, kundi ang sambahin ka at ipanindigan ang simbahan mo para sa mundo. Kaya, bayan ng Diyos, ngayon pa lang ay palakpakan natin si Santa Maria Virginia. At bilang pasasalamat,
Salubungin natin ang kinatawan ng Panginoon sa dakilang piging na ito, ang kanyang kabanalan, Juan Almario, kasama ang mga kaparian ng Order of the Missionaries of the Holy Spirit at Order of the Missionaries of John Florentine. Tumayo na po tayong lahat at ating sabayan ang koro sa pambungad na awit. Oh,
Panig ng mundo, ang papuri sa mahal na inkong, ang Diyos Espiritu Santo na ngayong araw, ang pagpaparangal ay itinakda sa nag-iisang Santa Maria Birhinya ng ating simbahan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isang banal na hapon sa ating lahat. Tayo ay natitipon sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Amang Yahweh, at ang pakikipagkaisa ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na inyong ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan at aminin natin ang ating mga kasalanan na nagawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at mga mahal sa buhay at sa ating Panginoong Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat, ako'y nagkukumpisal at inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, kaluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking sala at sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ng Diyos, masama nating luwalhatiin ang ating Panginoon. Ang pinadulog ng Diyos.
tayo'y manalangin. O Panginoong, umirang sa lahat ng mga banal sa makalangit mong bayang Jerusalem. Sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo na tumubos sa aming mga kasalanan, luwin mong aming matamasa ang mga biyayang inilan mo sa aming pagpaparangal sa sintenaryo ng kapanganakan ni Santa Maria Birhinya sa iyong lingkod, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magalang po nating pakinggan ang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa aklat ni Sira. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama'y nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin. Ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na tao may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man, kung ang Diyos, buong pusong susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magalang po nating pakinggan ang ikalawang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid,
kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin. Maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiis. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at ating pong parangalan ang mabuting balita. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Alleluia. Sa Ehipto ang mag-ina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Pagkalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka. Dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose. At nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina.
Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon. Sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi sa kanya. Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkilao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta. Siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Niluluwalhati ka namin, O Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at matamang makinig sa homilya. Magandang hapon po sa lahat. Good afternoon to everyone, the ICC, mga binasbasa ng mahal na lingkong saan man dako ng mundo. Ang pagbati sa ating lahat ng lahat ng kaparian, ng mga madre, ng ating mga tatduntungko, sa ating simbahan. Sa araw na ito, sa ating pagdakila sa 100 taong pagkasilang ng ating minamahal na Santa Maria Birhina. Uli, papurihan natin ang Panginoon. Years ago, walang nakakaalam na sa plano ng Diyos, ang Apostolic Catholic Church ay malilika, itatatag at isisilang dito pa sa madalas ay tinatagurian ng ating mga ninuno bilang isang bansang maharlika. Bansang maharlika na ang kahulugan ng Espiritu Santo ay isang bansa na punumpuno ng kayamanan ng pananampalataya. Parang si Maria, ang mahal na inang birhen, napakadaming babae ang nag-abang kung kailan isilang at lilitaw ang bugtong na anak ng Diyos. Kanya nga, sa mga panahon na yon, ang mga babaeng hindi nagkakanak ay itinuturing na nasa ilalim ng sukpa. Kaya ang pananalangin ng sangkalupaan, babae man o lalaki, matanda man o bata, na isang araw, sa kaapihan ng mundo ng mga mananakop, maisilang na, mailuwal na ang magiging tagapagligtas na si Jesus. 100 years din ang nagdaan na sa bansang maharlikang ito na ang mga Pilipino ay nag-aapaw ang pananampalataya sa kanilang puso sa Diyos. Wala ring nakababatid na mayroong isang babae na wala sa hinagap ng isa't isa
na ang Diyos Espiritu Santo ay matatagpuan upang mula sa Kanya, sa espiritual na sinapupunan ay malikha din ang magiging instrumento ng Diyos para maitatag ang isisilang na simbahang Apostolic Catholic Church na ngayon ay laganap na sa maraming dako ng daigdig na ito. Kamakailan lang, pinarangalan natin ang isang santo, ang pinakamamahal nating patriarka na naging tagapagtatag sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong ng simbahan na kinabibilangan ng bawat hanggang ngayon ay matapat na naninindigan at nagmamalasakit upang ang misyon ng Espiritu Santo ay maihatid sa buong mundo. Itinanghal ng simbahang ito ang nag-iisa nating San Juan Florentino. Kung paano siya naging banal sa pananaw ng simbahan. Kung paano kahit sa santong kasulatan ay makikita natin ang San Juan Florentino na hindi lamang nakarinig, hindi lamang nakakita, kundi nahawakan niya pa ang Espiritu Santo na nag-anyo doon sa seminaryo ng Ateneo bilang isang Kristong muling nabuhay. Hindi pwedeng isilang at itatag ang Apostolic Catholic Church kung ang magiging instrumento nito ay hindi banal sa puso at sa pananaw ng mahal na ingkong. Kung gayon, mga kapatid, kung ang San Juan Florentino ay naging banal sa mahal na ingkong, dili pa kaya na sa nagdaan na 100 taon na wala tayong kamalayan, hindi magiging banal ang San Juan Florentino kung ang paggagalingan niya ay hindi rin isang banal. Kung paano siya pinili ng mahal na ingkong, sa dami ng mga mananampalataya na ang pag-ibig, ang pakikipagkapwa, ang pananampalataya ay nag-uapaw sa kanilang puso, ang kanilang espiritu ay dumadakila sa kaitaasan ng pag-ibig ng Diyos na ito. Isang babae na bagamat sa kasaysayan ng simbahan ay ilang taon lang natin siyang nakasama. Ngunit sa pamamagitan niya, siya ang naghanda upang ang Apostolic Catholic Church ay maitatag sa sangkalupaan mula sa bansang Maharlika, ang Pilipinas. Ang Apostolic Catholic Church ang itinuturing na ang babaeng ito na napakamahal sa puso ng bawat hinirang ng mahal na ingkong, ang siyang sa ngayon at sa marami pang panahon na darating ay magsisilbing muog ng paglilingkuran, ng pagmamahalan at pagsamba sa ating Panginoon. Muli, palakpakan natin ang nag-iisa nating Santa Maria Virginia. Isa sa pinaka-rurok ng pananampalataya ng ating santang ito. Ang isang linya na sa lahat ng tinatakan ay parang musika na inuusal ito sa tuwing mayroon silang mga daladala o pasan-pasan sa buhay. Ang linyang ito ang isa sa mga nagpapalakas ng kanilang loob
lalo't hindi na natin kasama ang kanyang pisikal na katawan. Sabi niya sa mahal na ingkong, pagkadurog-durog man ang aking mga buto, sinabi kasi sa kanya yun ang doktor. Isang araw, sabi sa kanya, hindi ka na makakalakad. Ngunit sa kanyang puso, kapag kailangan mo ako, mahal na ingkong, maglilingkod ako sa iyo. Ang paglilingkod kay Santa Maria Birhing ay paglilingkod sa isang napakalaking pamilya mula sa kanyang isang biological family na pinagpala ng mahal na ingkong naging isang pandaigdigang angkan ng Diyos mula sa kabataan hanggang sa mga matatanda, babae man o lalaki, from all walks of life. Iba't iba ang pinanggalingan. Ngunit sa pag-ibig, sa habag at awa ng mahal na ingkong, kung paano pinagpala si Santa Maria Virginia, ang mahal na ingkong ginamit ang simbahan upang maging bubong, maging pahingahan, maging takbuhan ng mga hinirang niya na napapagal, na nawawalan, na mga nagdaramdam, na mga nagkakawatak-watak. At sa loob ng simbahang Apostolic Catholic Church na itinangin ng Diyos Espiritu Santo ang mahal na ingkong, naroroon, matyaga, mapagmahal, at mapagkalinga na naghihintay sa bawat naliligaw ang landas ang nag-iisa nating Santa Maria Virginia. Hindi mawawala at hindi maaalis sa lahat ng mga matapat na lingkod at kasapi ng Apostolic Catholic Church ang santang ito. Sapagkat si Santa Maria Virginia ang modelo ng pinakatapat na lingkod ng simbahan. Wala sa mga profession at ordinations ng mga kaparian noong pasimula ng paglalakbay ng simbahang itinatag ng mahal na ingkong, naroroon si Santa Maria Virgen. Buong galak, buong giliw na pinalalakas ang bawat mga manggagawa ng simbahang ito. Sapagkat marahil hindi natin nakita ang nauna nang ipinakita sa kanya ng Diyos na sabi nga niya, hindi naman ako madre. Mayroong mga mas karapat dapat, mga kaparian at mga madre. Bakit po sa akin nyo iniaatang ang inyong misyon? Ngunit mga kapatid, ito ang hatid at daladala ni Santa Maria Virginia. Nasa pasimula ay maliit lamang na bayan ang simbahan, maliit lamang na komunidad. Ngunit bago maipikit ang kanyang mga mata, ay nadaanan niya na, nasunda na ang kanyang mga bakas sa maraming bansa, sa maraming bayan, kung paano ang Apostolic Catholic Church na ito ay unti-unting lumaganap sa lahat o sa bawat dako ng mundo. Siya nga ang pinakamatapat na kasapi ng simbahang Apostolic Catholic Church. Mula doon,
sa ospital bago siya bawian ng buhay. Hanggang sa kanyang kahuli-hulihang hantungan sa balat ng lupa, ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang katawan ay ipinagkatiwala niya at wala siyang ibang inasahan kundi ang simbahang tatag ng mahal na ingkong, ang Apostolic Catholic Church, na noon pa man siya ang nagparangal upang kilalanin siya ng buong mundo bilang kauna-unahang santa ng simbahang Apostolic Catholic Church. Ngayon, 100 taon na ang nagdaan. Ang makasaysayan pagkasilang ni Santa Maria Virginia na mahiwagang hindi natin namalayan ang pagpili sa kanya ng Diyos Espiritu Santo upang tayong lahat ay pangunahan, i-inspire sa ating mga kalumbayan, sa ating mga kabigatan, sa ating mga karamdaman. Ngunit ang Santa Maria Virginia, na bagamat nawala na sa ating mga mata, ngunit ang kanyang espiritu ay patuloy na ating nagiging kaisa upang ang misyon ng Espiritu Santo na ginampanan niya hindi pikit mata kundi buong pagmamahal sa Diyos. Pari bang sinasabi ng banal na babaeng ito, kayo ba ay magiging instrumento rin ng katapatan ng mahal na ingkong para sa iba? 100 years. Marami pang 100 years ang titiklop. At yak, wala na tayo roon. Ngunit wari bang sinasabi ng Santa Maria Virginia, ang bawat pangarap nyo, ang bawat gampanin nyo, ang bawat lakas nyo, ang bawat pag-ibig nyo, ang bawat paglilingkod ninyo, na alam natin, yun ang kanyang ginawa nung nabubuhay pa. Wari bang pinapaalala sa atin, hindi kayo mawawala, hindi kayo maliligaw, hindi kayo mapapagod, kung tutularan nyo ang aking ginawa. Sa mahal na ingkong lang ako kumapit, sa mahal na ingkong lang ako umasa at nanalig. Siya ang Diyos noon, ang Diyos kahapon, ang Diyos kanina, ang Diyos ngayon, bukas at sa mga darating na panahon. Wari bang sinasabi ng babaeng banal na ito, dalhin nyo sa iba ang misyon ng Espiritu Santo. Kapag kasama nyo siya, ang puso nyo ay mayroong galak na hindi natutunaw. Ang puso nyo na mayroong galak ay hindi mag-fade. Ito ay mananatili at palalakasin pa ng mahal na ingkong para mas makagawa kayo ng mas maganda pa bawat araw na titiklop sa inyong buhay. Ang 100 taon ng kanyang kapanganakan para sa atin na mga nirang ay wari bang ito rin ang ating kapanganakan sapagkat dito natin natagpuan ang mahal na ingkong at ang kanyang simbahan sa pamamagitan niya na unang tinawag upang tayo ay pangunahan iba't ibang ating pinanggalingan. Sabi nga ng mahal na ingkong sa mga mensahe niya noon-noon pa, dito sa aking kaganapan ay pagsasamahin ko ang mga maiilap at mga maaamong hayop sa parang at
kagubatan. Bakit dito sa kaganapan ang mayroon dito? Ito ang nakita ni Santa Maria Birhinya, ang pag-ibig ng Diyos na nagbubuklod sa lahat ng tao, sa lahat ng mga hiwalay, sa lahat ng mga nawawalan. Pagyamanin po natin, mga kapatid, ang pinag-alayan ni Santa Maria Birhinya ng kanyang buhay. Hanggang sa huli, ipinagmalaki niya at hindi niya nilisan. Nagpakatapat siya sa mahal na ingkong sa pamamagitan ng gawa ng kanyang pananampalataya sa simbahang kinabibilangan niyo. Nakasama rin natin siya, ang Santa Maria Birhinya. Muli palapakan natin, Apostolic Catholic Church, ang nag-iisang santa ng ating simbahan. At sa pagtatapos, mga kapatid, ang Santa Maria Birhinya, isang pagbubunyag mula sa mahal na ingkong, sino siya sa kanya? Sino si Santa Maria Birhinya sa mahal na ingkong? Yan ang isang tanong na mamaya lang sa pagpapatuloy ng ating pagpaparangal kay Santa Maria Birhinya ay sama-sama nating masasaksihan at makikita kung bakit siyang tinawag ng mahal na ingkong at kung sino siya sa ingkong na ito na ating Diyos ng lahat ng panahon. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. God, mahal na ingkong, with the heavenly intercession of our very own Saint Maria Virginia, bless us more. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitay na po ang lahat.
aming makapangyarihan, mapagmahal at bukal ng habag at awa. Sa ngala ni Jesus na iyong anak, kaming iyong sambayanan na natitipon para sa sentenaryo ng kapanganakan ni Santa Maria Birhinya. Ding ginawa ang aming mga panalangin at pagpalain. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Papaigting nawa ng aming wagas na pagmamahal kay Santa Maria Virginia, ang marami pang sentenaryo sa iyong simbahang Apostolic Catholic Church at ang mga nanghihina sa iyong simbahan, bunga ng mga maling kasama sa kaganapan, ay ingatan nawa ng lalo at mapagmahal na manatili sa iyong simbahan. Palakasin ninyo ang aming kapatiran saan mang dako at loobing maging mga buhay na saksi sa pagtupad sa kanilang banal na kaganapan para sa larong ikatatagumpay ng misyon ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong sa kanyang simbahan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaisa ng kanyang ikalawang pangulo, Sara Duterte, pagkalooban niyo sana sila na mabuting kalusugan lagi. Ingatan at patnubayan sa tuwi-tuwi. Tampo ng kanilang pamunuan at mga kaagapay sa paglilingkod sa bayan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo po kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Lalo pa nawa kami maging kasangkapan sa pagpalaganap ng kaharian ng Panginoon at sa tulong ni Santa Maria Birhinya ay makaambag kami sa pagtataos ng pananampalataya ng iba ng aming kapwa, lalo na sa mga nangangailangan ng pagkaroon ng karamdaman, kalakasan ng mga nanghihina, kasiyahan sa mga nalulungkot, pagkakaroon sa mga walang at nawawalan, at pagkakaisa sa mga nagkabahabahagi. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan, mga walang hanap buhay at pinagkakakitaan, mga walang masilungan at mapagpapahingahan, silang mga naglalakbay kasama ng ating mga kapatid sa ating online mass na araw-araw ay dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na namayapa na at sa amin ay nauna ng lumisan sa daigdig na ito, naway yakapin mo sila kasama ng mga banal sa langit at masakapiling kay Kristo na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At para sa ating mga pansariling kahilingan sa misang ito, sama-sama nating ialay sa Diyos upang sa ating pag-uwi ay ating mapagpalang dalhin sa ating mga tahanan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan.
Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Masintahin naming Ama, tanggapin sa iyong hapag sa kalangitan ang panalangin ng bayan na sa iyo ay aming inialay upang sa higit mong ikararangal kay maimanatiling bayan mong banal na maglilingkuran sa isa't isa. Sa tulong ni Santa Maria Virginia at sa pamamagitan ni Inang Mahal na ngayon ang kanyang papuri ay sama-sama naming winiwika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ko naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo na po ang lahat at darako na po tayo sa pag-aalay. Sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inalay sa iyo na galing sa lupa at bunga ng aming katawan upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos ngayon at magpakailanman. Ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo na galing sa punong ubas at pinagpagura ng tao upang maging inumin ng aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos ngayon at magpakailanman.
kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating ikagagaling at ng buo niyang simbang banal. Sa lalong ikababanal ng Apostolic Catholic Church, iyong tanggapin, Ama, itong aming mga handog na nagmula rin naman sa iyo. Makamit nawa namin ang kabanalang kaloob mo kay Santa Maria Virginia na ibinukod mo para sa misyon ng Espiritu Santo, alang-alang sa anak mong si Jesus, na sa amin ay nag-alay ng kaligtasan at sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay ating pasalamatan. Amang makapangyarihan, kaming iyong sambayanan ay marapat nga magpuri at magpasalamat sa iyo. Sapagkat panglingap mo'y patuloy naming tinatamasa sa dakilang pag-ibig ni Kristo ng anak mo. Sa tulong ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, na sa amin ay labis na nag-iingat para sa kapakanan ng lahat. Tunay ngang marapat at matuwid na luwalhatiin ka sa lahat ng sandali at dako, sapagkat kami minamarapat mong maging iyong bayang banal upang sa iyong kadakilaan ay sumamba at sumunod kami sa iyo. Kasama na makapal na mga anghel at mga banal sa kalangitan, aming ipinagbubunyi ang iyong walang hanggang kaluwalhatian. Siluhod na po ang lahat. Ikaw nga, O Ama, ay tunay na banal at karapat-dapat purihin ng Tanang Kinapal. Sapagkat sa pamamagitan ng Anak mo, si Hesu Kristong Panginoon namin, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan upang sa buong maghapon at magdamag ay may-alay sa iyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hinihiling naming Ama, nabasbasan mo ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak mong si Jesu Kristong Panginoon namin na siyang nag-utos upang idaos namin ang banal na Eukaristiyang ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Pinaghati-hati niya yon at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko, at Diyos ko. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli siya nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Ibinigay iyon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon kong Hesukristo, ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Pagpunyin natin ang misteryo at sakramento ng ating pananampalataya. Kaya mabilang pag-unita sa nakaliligtas na kamatayan ng iyong anak, sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, samantalang inihintay namin ang kanyang maligayang pagbabalik, inialay namin sa iyo sa pasasalamat na ito ang sakripisyong buhay at banal. Tunguyan mo sanang mga alay ng iyong apostolik at katolikang simbahan at kilalanin ang handog na namatay upang maglubag ang iyong kalooban. Ipagalob mo na kaming makikinabang ng katawan at dugo ng iyong anak ay mapuspos ng mahal na inkong ang Diyos Espiritu Santo at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sana ay gawin niyang handog sa habang panahon upang mabahagi na ng pamana ng mga hirang. Kasama ni Santa Maria, Birheng Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista, ng mga apostol at mga martir, at ng lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo na ng mga tatak ng bawat isa sa amin na iyong hinirang, iyayamang nananalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Hinihiling namin, Panginoon, ang handog ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magdulot sa ng kapayapa at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, lalong-lalo ng simbahang tinatag ng mahal na inkong, ang Apostolic Catholic Church, na kaisa at hindi hiwalay sa iisa, banal, apostolika, at katolikang simbahang tinatag ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pagpalaim mo't gabayan niyo bang lingkod ang aming patriarka na si Juan Almario, ang aming arsobispo Chancellor Juan Norman, kaming mga arsobispo, mga obispo, mga katuwang, kaparian, diakono, diakonesa, mga madre at tubisyada, at ang lahat ng kasapi niyong banal na kongregasyon at order, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Florentine, at ang Congregation of St. Maria, Virginia. Isinasamo rin namin pagpalain at gabayan ang iyong malalaki at tapat na mga patriarka sa buong mundo, kasama ang mga ekumenikal na patriarka ng Konstantinopla, ang patriarka ng Roma, mga patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Gresya at Pilipinas, Juan Almario, kasama rin ang mga tunay kahit maliliit na patriarka o ama ng iba't ibang banal at may maka-apostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, ang hinihiling na angkang ito na tinipon mo sa iyong mahal na harapan, lalo na ang mga sponsor ng misang ito. Kupupin mo ng buong awa ang lahat mong mga anak at mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroroon. Ang aming mga kapatid na yumao at ang lahat ng namatay sa iyong grasya, lalong-lalo na
ng mga kaluluwa na aming ipinapanalangin sa misang ito at ganoon din ang mga bagong miyembro na itatala ngayon sa Lord of Mercy at Cheerful Giver Apostolate at ang lahat na nakatala na rito na sa lahat ng misa ay panghabang panahon naming ipinapanalangin ay malugod mo sanang tanggapin sa iyong kaharian. Nananalig kaming magtatamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kaluwalhatian. At kaming iyong mga relyosong lingkod, hindi man karapat-tapat ay nagtitiwala sa iyo. Gawin mong kami ay makasama ng iyong mga banal at pinagpala mga apostol at martir na sina San Pedro, San Pablo, San Andres, sina San Santiago, Juan Tomas Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina San Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Lorenzo, Esteban, Matias, Crisostomo, Basilio at Cirilo, at San Juan Florentino, kasama rin sina Santa Felicidad, Perpetua, Agatha, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia, Maria Virginia, at ang lahat ng mga banal, kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan na kadalasan ay salat, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan at pagkapatawad sa aming mga kalabisan, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon na binagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya. O Diyos, samang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri, pinagdarangal kaisa ng mahal na inkong ang Diyos Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang bayan ng Diyos, kung puso natin yung awitin, ang panalangin itinuro sa atin ni Kristo ang ating Panginoon. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan
araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang ikalawang pagparito at pagpapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ipinagkakaloob ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Diyos Espiritu Santo ng Mahal na Ingkong, nabubuhay ka at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bilang bayan ng Diyos, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Minamahal ko mga kapatid, narito si Kristo, siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang tumanggap sa kanyang kabanal-banalang ting. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon,
Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pagsanggalan tayo ng katawan ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipagsanggalan nawa tayo ng dugo ng Panginoon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. At inapundasali ng panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad. Tayo pong lahat, ikinalulungkot ko o Diyos ko at pinagsisihan ng buo kong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat, ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon, Diyos na napakabuti at maawain at karapat-dapat na mahalin, at pinagtitikahan kong hindi na muling magkakasala at lalayuan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko. O Diyos, Ama ng Awa, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo, pinagkasa mo ang mundo sa Kanya at sinugo mo ang Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong sa aming lahat, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa pamamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan. Nawa, Panginoon, patawarin mo at bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako, bilang patriarka ng Apostolic Catholic Church, ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kinhawa
Minsan ang nadarama'y wala ng pag-asa. Di alam kung saan. Let's offer this Mass for the prayer intentions of all of the dioceses of the Apostolic Catholic Church in the Philippines and abroad. Also for the special intentions of our Centennial Queens, including our national and local hermanos y hermanas. And of course, for the prayer intentions of our tatlong tungko national and local officers. Kong lang ang nak.
sagot iyong makikita at ikaw ay magtiwala. Pag-ibig ay madarama at ang isip mo'y muli. Thank you.
tayong lahat ay magsilukod. Kaluluwa ni Kristo. Pabanalin mo po kami. Katawan ni Kristo. Iligtas mo po kami. Dugo ni Kristo. Pagindapatin mo po kami. Tubig buhat sa tagiliran ni Kristo. Hugasan mo po kami. Pagdurusa ni Kristo. Palakasin mo po kami. O mabuting Jesus. Linggin mo po kami. Sa loob ng iyong mga sugat. Itago mo po kami. Huwag mong ipahintulot. Na kami mawalay sa iyo. Sa masamang kaaway. Kami ipagtanggol mo. At akitin mo kami sa iyo. Upang kasama ng iyong mga banal ay ipagbunyi ka namin. Magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Luwalhati sa Diyos Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Tayong lahat, luwalhati sa Diyos Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Tayo'y manalangin. Maging katiyakan nawa ng aming kaligtasan ang tinanggap naming makalangit na pagkain mula sa hapag ng iyong anak na si Jesus. Ipagsanggalan nawa kami nito sa bingit ng buhay at sa kasalanang nakamamatay. Papasamin din nawa ang mga biyayang ipinagkaloob mo kay Santa Maria Birhinya na iyong lingkod at ipahintulot sa amin ang pagiging buhay na sentenaryo sa iyong Apostolic Catholic Church. Sa awa't habag ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At sumayin niyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagpaparangal sa kauna-unahang sentenaryo ng kapanganakan ng ating nag-iisang Santa Maria Birhinya. Nawa ang dakilang basbas ng Diyos, ang mga biyaya at pagpapala na ating minimiti para sa higit pang maraming sentenaryo ay sumaating lahat. Salamat sa Diyos!
Amen. Muli, magandang hapon sa ating lahat. God, mahal na inkong, bless us more. Thank you.